Muna, na muna tayo. Chat. Okay. Ayan. Okay, thank you. So magbabato-topic na kami. Bato-topic. Okay. Okay. Since nanalo sila Chad sa bato-topic, sila mag-decide yung sinong team ang unang kukuda or tatalak. Siyempre, alam nyo naman, laging napakatapang at palabantong team talak, siyempre, di ba? Kaya alamin natin muna bago So, ang panig na napunta sa amin ay principal. Sa amin ay mayor. Mayor. Ang usapin ay... Kapag masama ang panahon, sino ang mas dapat nagdedeklara na walang pasok ang mga estudyante? Again, kapag masama ang panahon, sino ang mas dapat nagdedeklara na walang pasok ang mga estudyante? Ang team talak ay mayor at ang team kuda ay principal. Merry-go-round, ipasok mo na ang mga panic! Yes, sa amin ang mayor. Ay, ginagalingan. Hoy, 250 ka lang dito. Masyadong sarap. Hoy, 300 yan siya. Ah, 300 ba siya? Mayor ang sa amin. Ayan. Totoo. At walang pumansin sa kanya. Oo, talaga nagsusulat na kagad sila. At dahil dyan, Queen Jay, para sa akin, ang dapat mauna, syempre, alam, palaban kami, kaya hindi kami umuurong talaga. Uh-oh. Kaya dapat lamang na mauna, kayo. Oo nga, alam ko. Alam ko. Okay, so ang sa amin is... Pero teka, sino ba pambato nyo? Ikaw muna, siyempre. Sino pambato mo? Ang pambato namin, si Marigona. Si Marigona. Siyempre, tatapatan ko na... Ang Ingles ay dapat katapatan din ng kapwa Ingles. Kaya ang ilalaban ko dyan ay walang iba kundi si Ayesha. Level 1. You have 45 seconds, Marigona. Your timer starts now. Thank you. Sa tanong na kapag masama ang panahon, sino ang dapat nagdedeklara na walang pasok ang mga estudyante? Natural ang principal. Correct. Ganito lang yan. One cue point. Why do you have to wait for the discretion of the government if all that you think about is the security and welfare of your student? Correct. Diba? Kasi kapag sa mayoralty or sa government, within the jurisdiction, they have to make a decision. Dadaan pa yung sa vice mayor, dadaan pa yung sa congressman. Correct! Napakahirap! Mas maganda yung discretion mo na sa loob ng sarili mong paaralan. Kung kukonek mo yung may-ari ng sarili kong paaralan, I just wanna make sure that I really care for my students because their welfare and their health is my own security. Ay, yun, pinaka-importante sa lahat, diba? Exactly! Kaya dapat isipin natin ang kapakanan ng ating mga estudyante. I-focus natin dahil tayo may-ari ng eskwela, tayo ang principal. Make a decision which is better for our own. And I thank you! Exactly! Okay! Sandali lang. Pahingahin mo lang ng konti. Alam mo na, natakot ako para sa kanya. Alam mo, feeling ko yung ulo niya biglang liliit kasi naubos yung hangin. Alam mo, okay, so it's your turn. Tingnan mo, hirap na hirap sa jurisdiction na narinig niya. Tingnan mo, jurisdiction na yan. Jurisdiction lang alam nyo. Ito na yung opening statement namin. Teka lang. Okay. Paiinumin lang namin ng tubig si Marigona. Nawalan, dehydrated siya. Yung baga ako nawawala. Okay, so Ayesha, ready? I think we are ready. We are ready. Okay. You have 45 seconds. Your timer starts now. I charge you with the fallacy of argumentum ignorantiam because, number one, decentralized ang form of government dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, meron tayong local government court. Ang sinasabi mo na dapat dadaan pa sa vice mayor, hindi dumadaan sa vice mayor yan, dumadaan sa local disaster risk reduction and management council. At ang LBRRMC ang nagbibigay ng advice sa mga principals para kanselahin ang mga pasok. Talindi naman lahat ng mga paaralan ay nasa danger zones at nasa flood stricken zones. Una, ang mayor is the chief executive. Ibig sabihin, ang jurisdiction niya is mas citywide. Ang jurisdiction niya ay hindi lamang estudyante, ang jurisdiction niya ay pati principal. At kapag nagsabi ang mayor na walang pasok, pati si principal walang pasok, that is the mere exercise of duties of the chief executive. Una. Okay! Ang init! Unang level pa lang yan. Sa proceed na tayo sa level 2. Meron lamang 30 seconds each team sa loob ng 2 minutes at pwede tayong magpalitan ng mga kakampi kung sino gusto nating magsalita. Okay, since kami ang mauuna, again, 30 seconds each team sa loob ng 2 minutes. So Marigona, your timer starts now! Didiretsuhin ko lang, mas nakikita ng principal kung ano ang nangyayari sa kanilang eskwelahan sa mga estudyante kasi sa mayor, nag-iintay pa yan ng announcement
from the management, particularly for National Disaster Risk Council. Yung principal, siya ay nakakakita mismo sa kung ano ang nangyayari. Bakit mag-iintay ka pa ba ng discretion ng ng mayor kung alam mo na ikaw principal? Correct! You really care about your people, di ba, Brenda? Oo! Tsaka ang principal, yung school talaga inaanon niya. Eh, mayor, pag absent ng mayor, oh, buong sa club niya, wala ng time, oras. Time! Alam mo, insubordination yan. Si Mayor kasi meron siyang direct link sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Ibig sabihin, hindi pwede mag-declare na walang klase si principal kapag walang permission ni Mayor through the advice of the LDRRMC. Yeah! Diba? Kaya no, it's not doesn't work that way, Marigona. So hindi lahat ng school ay nasa danger zones at nasa flood-stricken areas. Kaya huwag mo sasabihin na si principal ka. Ano to, si principal agad-agad? That's insubordination. Correct! Oh, go! The point insubordination does not really work at all. Why is that so? Kasi I think about the safety and security. Halimbawa na lang may anak ka sa eskwelahan. Alam mong delikado, alam mong bumabagyo, maghihintay ka pa sa desisyon ng mayor kung ano mga aksidente ni anak mo. Diba? Isipin mo kung ano yung pamilya mo, paano ko namatay yan, sinisisihin mo yung mayor, di ba? Kaya kailangan doon talaga sa principal kasi you really care about the security and safety of the people around your area. Isipin mo kung ano makabuti kasi ang buhay pag nawala yan, hindi mo na maibabalik pa, di ba? Tsaka, huwag mo huwag walang karapatan yung principal. Nag-aaral lang mayroon sa principal. Okay kami na. Una sa lahat, parental authority starts at home. Ang parental authority ng principal, nagsistart lang yan kapag nasa school ng estudyante. Bakit ko mapapabansukin ng isa sa school ang estudyante kapag umuulan at bumabaha? Oo, tsaka ang mayor makakapagsabi na in advance ang principal kung araw lang mismo na yon. Ba't ka kung safety talaga yung inano mo, dapat umaabiso ka sa local government kasi sila talaga nakakaalam ng mga estado ng katayuan ng weather natin. In advance, unlike sa principal, the day itself, if you are caring about safety, ganon. Eh bakit principal ang nilagay dito? Nila naman pala siyang ano dito. Dapat yung vice mayor saka mayor. Oh my God! Alam mo, yan yung nagpatalo sa'yo nung gano'n. Yun na nga. Kasabi mo sinasabi? I concede. Hoy! Hoy! I concede na natalo ako last time. Okay. Kasi sumikip yung ulo ko, tinali nyo kasi. Queen J, alam mo, welcome to... Nasa iyo talaga ang sumpa. Okay, sa last round, meron lamang 15 seconds sa loob ng 1 minute. At magharapan na kayo parang para sa ating bek-beka na. Ayesha. Ayan. Ay, my gosh. Okay. Sakto yung camera sa ulo. Oh. Antara ng ulo niya. Susumihin kagad. Alam mo yung ulo ni Marigona parang tinusok na squid ball. Parang may magnifying glass kagad sa ulo. Sa level 3 again, meron lamang kayo 15 seconds. Each team sa loob ng 1 minute. Para sa inyong huling opinion. Ngayon lang maglalaban, makikita na maglalaban ang reporter at ang ulo ng balita. Reporter, laban sa ulo ng mga balita. Ay, grabe. Aray. Okay. Marigona, your timer starts now. Minsan you have to make a decision. Bakit mo sinabi ng insubordination? Sometimes when you think about the welfare and security of the people, you have to think what is best for them. Kaya dapat, para sa akin, yung principal talaga na mag-make ng decision. Why is that so? Because siya ang mismo nakakakita sa lahat. If you come with the mayor, the decision is... Yun na nga sinasabi mo, prevention is always better than cure. Si mayor advance pa lang one day before, alam na niya ang bahababahain, alam na niya ang rainfall warning dun sa mga schools na masasamanta tala ng ulan. Kaya ibig sabihin, si mayor mismo ang dapat mag-declare. Oh. Kailangan pa rin talaga doon sa principal at the same time. Kasi minsan yung mga mayor nagtatago lang sa loob ng ano, kung gobyerno nila, hindi na nakikita kung ano nangyayari. Nag-iintay pa sila sa announcement ng mga tao. Why do you have to wait for the announcement of the National Disaster Risk Council kung alam mo sa sarili mo na you can make a decision? No, girl, you don't have to wait for the announcement. Kaya nga, one day ahead, i-announce ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council ang pag-suspend ng classes at ang rainfall warning and ang flood warning sa iba't ibang areas in the communities and in the cities para ma-warn ng mayor ang mga principals. Yun ang okay! At siya po nagtatapos ang ulo ng mga balita. Plastika na!